What's up guys? So for today's vlog, so nandito tayo ngayon sa motor trade sa kadahilan ng na-break-in na nga natin ang motor. Kapag nakaabot na rin ng 500, bumalik dito at i-oil change. Kaya naman guys, nandito kami ngayon. So ngayon nga, ipapakita ko sa inyo kung ilan na ba yung tinakbo ng motor na to. So ayun nga guys, kung nakikita nyo, 629 na. May nakalagay na rin na oil change. So kapag meron ng nakalagay na ganun guys, kailangan na talagang i-oil change. Importante yon para hindi masira ang ating motor. So habang inaantay natin, tignan natin itong mga available na motor. So meron ditong Click 125i. So meron din ditong Mio Aerox. At ito naman guys yung kanilang Sniper. At saka ito naman yung kanilang NMAX. Magkatabi lang. Tignan natin itong Sniper guys. Ayan, tignan nyo yung paint job niya. Glossy. At saka meron ding matte finish. Ang ganda-ganda naman ng Sniper natin. Pero para sa akin, mas maganda or mas pogi talaga tong Rider 150. At ayun na nga guys, tamang antay lang ako dito kay ate. Tamang chill lang muna tayo dito guys. And so binigay na nga ni ate yung pang oil change guys. Ito yung gagamitin natin. So ito na yung gagamitin nating oil guys. Synthetic scooter oil. And so ayun na nga, nakuha na rin namin tong register plate number. So ayun na nga guys, binuksan na yung motor para maalis na yung lumang oil. Tingnan nyo naman guys kung gaano yun kaitim. Ayun nga guys, pinapaklas na rin natin kay kuya yung cover ng coolant para rin maayos nating makita yung level ng coolant niya. So ayun nga guys, tinanong na rin namin si kuya kung pwede na tong palitan and sabi niya pwede na daw, pwede namang hindi. Pero to make sure talagang maayos and makita na rin natin kung paano siya pinapalitan, pinapalitan na namin. And so ito na nga guys, papalitan na ni kuya yung oil. Ayan, binuhos niya na yung mahiwagang oil. So, tinanong na rin ako ni kuya guys kung iuuwi ko ba yung used oil. And ang sabi ko is, oo kasi pwede ito guys dun sa mga dekadena nating motor. Panglagay dun sa kadena para smooth yung ano niya, ikot. Katulad mo, pinaikot-ikot. At pagtapos nga nun guys, ito na yung coolant na gagamitin natin. So hindi naman pala totally pinapalitan yung coolant guys, nire-refill lang. So bakit nga ba kailangan mong i-maintenance to? Kailangan to guys para hindi uminit yung makina ng motor. So kung maglulong ride kayo guys, i-check nyo muna yung coolant kung nasa tamang level ba siya para hindi kayo ma-overheatan ng makina. Hey, hi to the vlog! So hanggang dito na lang tong video na to guys. Sana meron kayong natutunan at kung meron man, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko.